Hi guys! Welcome to my YouTube channel and this is Cassie Blake. Pasok intro! Ng pagsasara o pag-deny ng franchise ng ABS-CBN na kung saan pinag-uusapan ngayon sa Pilipinas at ng mga OFW na katulad ko na naninirahan dito sa Rome, Italy. So this is my reaction. Sa mga tao na mga nanonood naman ng mga teleserye, mga palabas ng ABS-CBN, kung makapag-comment kayo na dapat lang isara ang ABS-CBN dahil nanloko kayo or meron kayong nagawang kasalanan sa NTC or sa government. Well, ang masasabi ko lang sa inyo guys, bakit nyo kailangan pa mag-comment na kung ano-ano na masama ang ABS-CBN or something na parang alam nyo ang naging problema na, ng ABS-CBN at bakit umabot sa Kongreso. So, ito lang masasabi ko sa inyo, lahat ng mga nagbabash, lahat ng mga nagre-react about sa pag-close ng ABS-CBN at nagsasabing deserve nila na magsara sila. Siguro wala kayong alam or nakikichismis lang kayo or nakikita nyo lang ang mga news dyan sa Facebook, sa television or kahit saan nyo nababasa ang mga news. But behind that, wala kayong alam kung bakit napasara or bakit tuluyan nagsara ng ABS-CBN at hindi nila nakuha ang kanilang renewal for franchising. Ang akin lang naman is, kung nanonood kayo ng mga ABS-CBN teleseries at ABS-CBN ng mga talk show or lahat ng mga palabas ng ABS-CBN, huwag na tayong mag-comment guys. Huwag na tayo o meron tayong mga freedom of speech na kailangan din natin mag-comment. But huwag na tayong mag-comment na kung ano-ano pa na masama, na kung ano ang nagawa ng ABS-CBN. At tulad ng sinabi ko, wala tayong alam kung bakit sila napasara or bakit hindi nila nakuha ang kanilang renewal for franchising. In due process time, pinag-usapan niyan sa Kongreso or pinag-usapan niyan sa House of Representatives ang problema ng ABS-CBN for the past 15 days na. So lahat ng mga congressman, lahat ng mga representative, tinanong, binatikos ang mga nagmamay-ari or ang mga head ng ABS-CBN. Siguro nakita nyo or siguro lalong-lalo na sa yung mga, alam pa naman natin guys yung mga Pilipino na nakikipanita lang, nakikichismis lang, at nakikiosyoso lang. Yan pa naman yung mga taong magko-comment sila, magsasalita sila, na hindi naman nila alam talaga ang tunay na dahilan kung bakit napasara or bakit hindi nakakuha ang ABS-CBN ng franchising. Yan pa yung mga taong malakas mang asar, yan pa yung mga taong akala nila, alam nila ang naging problema talaga ng ABS-CBN. Oo, masakit, masakit sa mga taong mga diehard fan ng ABS-CBN. Ako personally, gusto ko ang ABS-CBN since pa nung nasa Pilipinas ako, up to here nung nasa Rome, Italy na ako, kasi I have an account of TFC. So, meron akong account ng TFC guys na mga kasanaol na nagbabayad ako monthly. Dahil gusto ko ang mga palabas ng ABS-CBN and besides, meron akong pinapanood talaga na volleyball or tinatawag natin UAAP because I'm fanatic sa mga paglalaro ng mga volleyball. So, ang akin lang naman guys, mga kasanaol, huwag tayong basta-basta na lang mag-react na kung ano-ano. Mag-react tayo pero huwag naman yung parang may kasalanan ng ABS-CBN sa inyo. Hoy, walang kasalanan sa atin ng ABS-CBN, lalong-lalo na yung mga bashers ng mga ABS-CBN dyan. Walang kasalanan ng ABS-CBN sa atin para pagsabihan nyo na dapat lang magsara, hindi mabigyan ng renewal franchise ang ABS-CBN at hindi nila deserve yun. For your information guys, at aaminin natin lahat, lalong-lalo na sa mga nag-bash dyan, nanonood din kayo ng mga palabas ng ABS-CBN.
hindi nyo maididenay na nanonood kayo. Tapos, nung kapanahon ng nag-ABS-CBN ASAP Live dito sa Rome, Italy, ang daming mga nagsipuntahan iba't ibang bansa coming from other Europe countries like Germany, Spain, Netherlands, France na pumunta dito. But, ang masasabi ko lang is, kayong pumila noong nag-ABS, noong ASAP Live dito sa Roma, and I have some friends mine sa Facebook ko na mga nagko-comment about sa ABS-CBN na hindi nila deserve or hindi sila deserving mabigyan ng franchise. Pero nanood kayo at pumila kayo at tinangkilik nyo ang ASAP Live in Rome during that time last year, that was November 16, 2019. Alam ko kung sino yung mga friends ko na nasa Facebook na hindi nila gusto ang ABS-CBN at ngayon makapag-comment sila na kung ano-ano na kailangan ipasara dahil naman niya is maraming silang nalokong mga tao at maraming silang ginawang kalokohan sa loob ng ABS-CBN. Tanong ko lang sa inyo, ano ang pinapanood nyo sa ABS-CBN? Diba ang mga artista na iniidolo ninyo? Diba ang mga kagandahang mga crushes ninyo dyan sa ABS-CBN? Iilan lang dyan sila Liza Soberano, Catherine Bernardo, and of course, si Naveen Ustre na pinagpapantasyahan ninyo. Kaya huwag niyong sasabihin na kailangan ipasara at hindi nila deserve ang franchising o ang franchise na gustong i-renew ng ABS-CBN. Maraming pinagdaanan ng ABS-CBN nung sila binabatikos sa House of Representatives. Ilan ang mga congressman na nagbabatikos kung nagtatanong sa kanilang mga mali. But, inarap nila at inray nilang kausapin ito. Dahil sa pagkakaalam nila, wala naman silang nilabag na batas o wala naman silang ginawang mali. Though, hindi ko rin alam kung bakit. Kung ano yung totoo behind kung bakit umabot sa hindi na pag-renew ang kanilang franchise. Sa aming mga diehard ng mga taga-ABS-CBN at sa mga yung nanonood ng mga palabas ng ABS-CBN at ngayon natutuwa sila dahil nagsara ng ABS-CBN, sinasabi ko lang sa inyo, isa kayong mga basta. Ayaw ko lang sabihin dahil ayaw kong may kaaway ako. Or kung meron man magagalit dito sa aking personal views regarding sa ABS-CBN franchising renewal, it's up to you guys. Wala akong sinabing masama or wala akong sinabing karumal-dumal o below the belt because this is my personal reaction sa naging desisyon ng Kongreso about sa ABS-CBN franchising renewal. Ang akin lang naman is sa mga taong nanonood, katulad ng sinabi ko, huwag ganun. Huwag yung parang ang ABS-CBN may kasalanan sa inyo. And sa lahat ng mga 70 congressman na bumoto ng yes to no renewal for the ABS-CBN franchising, is sana masaya kayo sa naging desisyon nyo. Sana yung desisyon nyo ay tama. At sana binigyan nyo ng pagkakataon ang ABS-CBN na makapag-ere ulit sa sambayan ng Pilipino. Kasi hindi maaring ngayon nasa ibabaw ka, maaaring bukas na sa ilalim ka. Lahat ng mga 70 representative na bumoto na hindi na kailangan or huwag nang i-renew ang ABS-CBN, sana ang desisyon nyo ay tama at sana masaya kayo sa naging desisyon nyo na maraming nawalan ng trabaho sa loob at labas na nagtatrabaho sa ABS-CBN. Isa shoutout ko nga lang pala yung mga 70 representative na bumoto na 70 congressman who voted yes to ABS-CBN franchise denial. So ito lang masasabi ko sa mga 70 congressmen na hindi sila bumoto sa pag-review ng ABS-CBN. So, isa shoutout ko lang kayo, mga congressman. So, ito ang aking shoutout para sa inyo.
First is Representative Abraham Tolentino, Representative Antonio Albano, Representative Faustino Michael D. Jose Antonio C. Alvarado, Representative Cyril Abueg Saldivar, Representative Faustino D.V., Representative Dali Malapitan, Eric Martinez, Divina Grace Yu, Julien Beronda, Anthony Peter Crisologo, Luis Ferrer IV, John Marvin Nieto, Strike Revilla, Samantha Libis Alfonso, Rolando Valeriano, Joaquin Chepeco Jr., Eduardo Gulas, Leandro Jesus Madrona, Friedrich Chau, Ian Paul D., Gil Acosta, Wesley Gachalian, Precious H. Castillo, Alisa Shinatan, Christian Unabia, Raymond Mendoza, Jericho Nograles, Yeda Romualdez, Eric Yap, Claudine Bautista, Esmael Magundadato, Enrico Pineda, Representative Dolce Ann Hofer, Sharon Garen, Arnolfo Tibes Jr., Janet Garen, Paulo Duterte, Nograles Fernandez, Conrado III, Estrella, Sandro Gonzalez, Representative Ichai, Mike Defensor, Representative Puno, Alan Iway, Representative Gonzalez, F. Mapugas, Luis Villapuerte, Briano Abu, Dan Fernandez, Rodante Marcoleta, Henry Uminal, Pablo Jan Garcia, Dugirasias Sevillo, Dato Representative Romero, Ferdinand Martin Romualdez, Jesus Crispin Rimulya, Juan Miguel Macapagal Arroyo, Crystal Bagat Singh, Representative Juan Pablo Bundok, Elpidio Barzaga Jr., Representative Bernadette Herrera D., Xavier Jesus Romualdo, Calexto Representative J. Lacson Noel, Wilter Palma II, Maria Teresa Colantes, Ria Cristina Pareñas, Camille Villar, Roger G. Mercado, Cher Ann Tan, Joseph Stefan Paduano, Bayani Fernando, Jose Simpson Jr. So yan yung mga 70 representative na hindi bumoto sa pag-renew ng ABS-CBN. So yun lang at sinashoutout ko kayo mga congressmen. Sasaktan sa desisyon ng Committee on Legislative Franchises na tanggihan ang franchise ng ABS-CBN. Naniniwala kaming nakapagbigay kami ng serbisyong makabuluhan at mahalaga sa mga Pilipino. Gayunpaman, nagpapasalamat kami sa komite para sa pagkakataong maipahayag ang aming panig sa mga isyung laban sa amin. Nagpapasalamat ang ABS-CBN sa aming mga sponsors na nanindigan para mabigyan kami ng prangkisa at sa mga mambabatas na nagsalita para sa amin sa mga pagdinig. Habang buhay kaming nagpapasalamat sa inyo. Nagpapasalamat din kami sa lahat ng nagpahayag ng suporta at nag-alay ng dasal para sa amin. Hindi namin kakayanin ang lahat ng ito kung wala kayo. Mananatili kaming nakatuon sa serbisyo publiko at umaasang makakahanap ng ibang mga paraan para tuparin ang aming misyon. Kasama ang aming mga empleyado, karamay niyo kami sa inyong kalungkutan. Inaasahan namin ang araw na tayo ay magkakasama muli. Mga kapamilya, maraming salamat na patuloy kayong nagtiwala, sumuporta, nagdasal at lumaban kasama namin. May natanggap akong mensahe sa social media na nagsabi, kapit lang, muling magliliwanag ang kwento ng bawat Pilipino. So, hanggang sa huli, sana makatulog kayo ng maayos. Bye-bye!